Natanggal sa top 10 TV shows in Netflix Philippines ang Can't Buy Me Love sa unang pagkakataon. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Sa unang pagkakataon, natanggal ang Can't Buy Me Love sa talaan ng top 10 TV shows in the Philippines, today sa Netflix. Noong October 13, matatandaang nag-umpisang mag-streaming sa Netflix ang nasabing serye ni Nadoni Pangilinan at Mel Mariano, kasama sina Maris Racal at Anthony Jennings. Nanguna agad iyon sa listahan ng most watched TV shows sa Netflix PH at mananatili sa top spot hanggang November 7. Kinabog iyon ng Attack on Titan pero nagtagal muli ito sa number 1 mula November 12 hanggang November 23. Ang nagpatalsik naman dito muli ay ang reality show na Squid Game The Challenge. Mula noon ay hindi na ito nakabalik sa number 1 pero nananatili sa top 10. Nagsisiso ang ranking nito. Ang TV shows na sumunod na ng number 1 sa Netflix PH ay ang Replacing Chip Chico, My Demon, Sweet Home, Yu-Yu Hakusho, Gyeongseong, Creature, Berlin, Solo Leveling, American, Nightmare, Captivating the King, Griselda, Dumbslap, A Killer Paradox, House of Ninjas Avatar, The Last Airbender, at Queen of Tears. May isang Pinoy TV show pa rin naman kasali sa listahan, ang comedy special ni Red Olero na Mabuhay is a Lie. Nasa number 6 ito ngayon, March 16, Sabado. Kahapon March 15 ay nag-streaming sa Netflix ang Royal Blood series ni Nading Dublantes. Pupuesto kaya ito sa top 10. Hanggang May pa ang streaming ng Don Bell series na Can't Buy Me Love. Kaya marami pa itong chances na bumalik sa top 10, diba? Ang top 10 TV shows in the Philippines today sa Netflix: Queen of Tears, Avatar The Last Airbender, Live Action, The Gentleman, Dr. Slump, The Signal, Mabuhay is Alive, Bandidos, Solo Leveling, Super 6, at Avatar, The Last Airbender Animated. Samantala, tatlong pelikulang Pinoy ang nasa talaan ng top 10 movies ng Netflix PH ngayon. Pangatlong Para Kang Papa Mo ni Nico Natividad at Mark Anthony Fernandez. Panlima ang Regal Horror Trilogy na Shake, Rattle, and Rule Extreme. At panganim ang Ikaw at Ako ni Paolo Contes at Rian Ramos. Ang top 10 movies in the Philippines today sa Netflix naman: Safe Damsel, Para Kang Papa Mo, Thanksgiving, Shake, Rattle, and Roll, Extreme, Ikaw at Ako, The Backup Plan, Charlie and the Chocolate Factory, Daydreamers, at Seven. In fairness, sa Can't Buy Me Love, talagang pinanatili nila na ang magandang quality ng teleserye na in-approve ng Netflix bago maipalabas. In fact, at least 2 weeks ang advance nila sa mga episodes na tinitape. Kaya naman kahit nag-fluctuate na ito sa ranking, alam mong malakas pa rin ito. Sino ba ang may maraming endorsement ngayon? Among the young love teams and young stars, sina Donnie Pangilinan at Bill Mariano pa rin talaga. Ibig sabihin, napapanatili nila ang magandang branding na pinagkakatiwalaan ng mga produkto. Partida, kahit walang franchise ang kanilang network, hindi kaya naiirita na ang mga avid viewers ng Can't Buy Me Love dahil nasa 111 episodes na ito. Hindi pa rin nagkakainlaban sina Bingo at Leng. Ang buong akala namin, noong nag-shot sila sa Atok Minggit na tinatawag nilang La Sinfonia sa kwento, doon na magiging official na magjowa ang characters ng Don Bell. Pero walay pa rin. Hanggang maramdam pa lang, magkakahalika na sana sila, walay pa rin. Nakafocus pa rin sila sa pagsasaliksik kung sino ba talaga ang pumatay sa ina ni Leng. Bell Mariano, may partisipasyon si Cles Villanueva sa Atok Binggit at mahalaga ang role niya roon. Pero napapanood pa rin siya sa afternoon drama ng GMA7 na Makiling. Hanggang 150 episodes ang Can't Buy Me Love at hindi pa nakuha ni Caroline ang katotohanan sa pagkamatay ng kanyang ina. Hindi pa rin nasettle ang kwento ng mag-inang Ani Mariano at Bingo. Paano na lang yung love affair ni Naling at Bingo? Meron pa si Snoop, Anthony Jennings at Irene Maris Racal. Kaya marami pang aabangan at syak nababalik din iyan sa top 10 trending. At sa kabilang banda naman, parents of baby in GK Labao Starlock concert responded to criticisms from netizens. Nagsalita na rin ang mga bagulang ng sanggol na nag-viral sa concert ni GK Labao sa Panikit Tarlac nitong nakaraang March 17, 2024. Hindi di umano totoong 2 buwan pa lang ang kanilang anak na si Bibi Fiana, kundi 7 months old na ito.
Sa panayam kay Neil Patrick Tubino at asawa niyang si Fian Tubino ng GMA News Online ngayong araw, March 28, 2024, sinabi nila ang kanilang anak ay nabighani talaga sa mga awitin ni JK. Sinadya raw talaga nilang magpunta sa concert ng singer at kasama ang kanilang anak. Sabi pa ni Neil, sabi ng netizens 2 months lang yung baby namin. Hindi siya totoo. 2 months na. Mag-i-8 months na siya. Ipinakita rin nila ang banner na nagsasabing kahit isang karga lang mula sa pinakabata mong fan Kuya JK. Sabi sa ulat, isinisigaw raw ni Neil ang sumusunod. 2 months pa lang kasama ko na ito. Ito rin ang parang narinig ni JK na nagtatanong ng 2 months. Matatanda ang nag-viral ang video na ipinost sa Facebook ng isang netizens na may account name na Life of Ease, kung saan makikita rito ang 20-year-old singer na inaakisikaso ang bata sa audience. Aniya, may magandang song si JK na narinig ko sa senior high. Nung nalaman daw niya ang title song, kaagad nila itong hinanap sa YouTube, kung saan naririnig ng bata ang kantang Ere. Gustong gusto di umano kanilang anak ang kantang ito at naging pampatulog na niya. Saan niya pa? Naalala ko yung sinabi ng Pidea sa akin na music can soothe babies, music can calm them, can make them relax. Sa di ko naman in-expect atuon sa song na yun ni JK doon siya marirelax. Every time magpiplay yun, napapansin kong tumatahimik siya. Kasi si baby namin very iyakin. So nung pinatugtog ko yung Ere, bigla siyang tumahimik. Tapos hinihili ko nakatulog. Nung paulit-ulit na yung naririnig namin, ginawa ko na siyang pampatulog. Nakita namin na tumatahimik siya once yun na yung song. Bukod sa Ere, gusto rin daw ng anak nila ang kantang Tapusin Na Natin To na JK featuring Paolo Benjamin ng Ben & Ben. Dagdag pa ni Fian, nakikita namin na kapag iyon ang tumutugtog, tumatahimik siya, nare-relax talaga siya. Dati na raw nilang sinusubukang ipakilala kay Fiana ang ibang bagay, katulad ng Coco Melon. Pero umiiyak siya, ayaw niya. So ibabalik namin siya kay JK, tapos doon siya tatahimik. Inamin ng ina na may mga kumakwestiyon na raw sa kanilang responsibilidad sa bata. Dahil hindi angkop ang lyrics ng kanta sa edad nito. May pagmumura kasi na salita ang mga titik ng kanta. Sa chorus nito ay may mga salitang, di ba, nakakaputang ina. Paliwanag niya, ito lang daw ang kayang magpakalma sa bata, aniya. Siyempre, alam naman natin na yung mga baby, di pa nila alam yung words. Kung malaki na raw ang kanilang anak at maiintindihan na ito ang mga salita sa kanta, ay baka hindi na rin ito makikinig pa. Noong nalaman daw nila na may performance on December Avenue at si JK sa kanilang bayan sa Paniki, minabuti raw nilang dumalo para marinig ang kanilang anak ng live ang iniidolo. Dumating daw sila sa venue ng mga alas 10 na ng gabi, bago pa man ang performance ni JK. Pero tulog na daw di umano ang kanilang anak noon na si Fiana.